Hoy, yes, so yo mga bro, good morning, good morning, boy, good morning, good morning sa ating lahat. At kamusta muli at ngayon ay Sunday, it's a church day. So yun, March 14, 2021. Yun, nag-copy ako muna yun, tapos mag-church nga. Ako lang mag-isa si Mark, tulog pa. So ako lang mag-church ngayon. Tapos yun, kwento-kwento lang ngayon muna. Ngayon nyo lang nung nakaraan araw pa lang ay tawag ako sa work nung Friday ng gabi. Nag-text si Sir J na duty daw ako Friday ng 12 noon. So, pumasok ako ng alas 12 ng gabi. Tapos, nakalabas ako na ng 10:45. Kinabukasan Saturday na yun. Kaya, hindi ako nakagawa ng video. Kaya, ngayon, araw ng Sunday, kung makapag-video na tayo sa church mamaya, pero tingin ko hindi tayo pwede mag-video doon dahil sa church ngayon. Depende ka talaga kung ano yung ating pwedeng gawin doon. Kung pwede tayo makapag-video o hindi man. Pagdating na lang sa bahay, yun. So bago po yun, mga bro, welcome back my channel. At sana yun na lagi kayo nasa ligtas at maayos lang ang mga katawan. At patuloy tayong mag-iingat dahil po sa nangyayari sa atin na tumataas yung mga COVID patient dito sa ating bansa. Pero sana matapos na ito para balik na yung normal sa ating bansa, na may balik na yung mga establishmento na pinapasokan ng mga ibang empleyado, kasi nga madami na yung nawala ng trabaho, madami na yung nagugutom. Yun. Ako kasama sa nawala ng trabaho. Kaya sana lahat na naman na pwedeng i-open ng mga negosyo ngayon ay bigyan na ng pagkakataon na kahit kamti lang muna ang mga empleyado na papasokin nila. Para makabawi naman sila at maka-support sa bawat na pang-araw-araw na kailanganin natin. Ako isa-an ako doon na on-call lang aking work. Pasalamat ako pag may work ng pagtawagan ako ng tapos ng 3 days. Swerte na yun. Swerte na sa akin. Tapos kung sunod-sunod yung booking ng mga customer sa catering, the best, maganda sa akin. Kaso nga, yun lang, tatawagan ako ng mga after 5 days, ganyan, tulad ng isang araw, tinag-tag si Sir J, sabi niya, kaya rin makikita ka ngayon, 12 ng gabi, ng Friday. So, mag-duty ako, umalis ako dito ng bahay ng 11:30, kasi malapit lang naman yun. At hindi lang yun, yung gabi, mabilis yun din ang biyahe. At so, yung mga bro, ingat-ingat lang tayo kasi matay yung mga checkpoint tulad ng paglabas ko noong Friday. Siguro, dito sa may barangay office, sa may Imus, may checkpoint na yun dyan. Napagdaan ko, may mga dalawang nakabike na kabataan na sinita. Ngayon ko lang kung ano yung nangyari sa kanila. Pero sinita kasi nakatigil yung mga nakabike na dalawa. Ako diretso naman. Pagdating ko ng mga yung Bacoor bandana, Bacoor area,
yun, may checkpoint na naman doon, checkpoint ako doon. Kaya tinignan naman yung mga dokumento ko kung okay yung license, tulad ng driver's license, tapos yung ORCR ng motor, ng sinasakyan. Yan, kapag complete naman yung mga requirements tulad ng mga yun, mabilis naman makaka-biyahe ka ulit. Tulad yung mga iba na may walang kulang-kulang ng mga requirement, yung mga tulad ng mga license o kaya sa ORCR ng kanilang mga sasakyan, yun, nagpe-pending yun sa lahat. Sigurado kasi talagang mahigpit po, kaya patuloy tayong mag-iingat at sana matapos nitong COVID na ito, yung pandemic na ito, at ating bansa ay babangon muli dahil sa sinasabi sa ating mga government ng sa ating mga empleyado ng government na kailangan daw ng talagang magbukas ng mga turismo sa atin, pero hindi pa yung matalagang hindi ba dapat kailangan na ibukas ng tuluyan o full operation, kaya ginagawa siguro nila na pakunti-kunti pa lang muna ang mga nag-open ng mga establishments sa tulad yung mga business, yung mga restaurant, ganyan. Restaurant, yung mga resorts, yun. Kapitay, mga bro. Dati nalala ko yung aking work dun sa may, dun sa Manila, sa sa resort hotel din yun. Mayroon kaming isang event ang kumpanya namin dito na ang dami na yung pinakain na less than 1,000 people. Ano yata yan? Kung hindi ako nagkakamali, yung parang feeding program ng mga tao, yung matagal doon na hindi, yung parang sa mga ibang, yung mga squatteria, ganun. Yung squatteria na dami pinakain. Nagkatunan na ako lang yung chef ng dati doon. Pero may mga katulong naman, may mga helper naman. Ako lang talaga nagkaroon ng time na yun. Ako lang mag-isa. Pero yung mga sunod na, ng mga sunod na oras ay dumating din mga ibang mga chef ng mga cook din. Pero ako talaga yung pinaka talagang hirap doon kasi ang dami yung niluto ko noon, 25 kilos na spaghetti. Dami yun. 25 kilos yun, tapos yung binili pa niya sa mga yung ingredients pa niya, napakadami. Tapos yung chicken na 35 kilos. Grabe, isang pick up na chicken na yung quarter leg daw, kasi kasama din sa kasama sa spaghetti na niluluto sa pang-feeding program. Dami talaga, pero grabe naman. Sulit naman kasi natapos din naman na wala nang walang upo-upo talaga, grabe. Kasi kailangan mo makuha mo yung time yung pagdating ng mga tao ay maluto na yung mga kaluto ko na 70% na mga menu. Kailangan maluto mo na para yung ibang tao, yung mga darating na mga tao. Kasi yung pila, napakahaba, tapos medyo mainit. Mabuti pa, salamat yata ng manayatan, nakulimlim, hindi siya mainit. So, sakto naman talagang na kasama din naman yung panahon na hindi gano'ng mainit. Ano yung? Siguro nga 2010 or 11 siguro. No? Dami talaga. Tapos yung pagkain pa ng mga
staff namin, yung mga kasi mayroon kami mga katulong noon para magbigay tumulong sa mga pagbibigay ng mga pagkain. Ang dami yung fried egg na niluto. Pero na 1,000 pieces yun. Dami, grabe. Pero na-start ko na yun, mga siguro naka 300, more than 300 pieces na ako na sana sa ita, fried na egg. Ayun, nung pagdating nung isang kopsya na nang natapos, hanggang sa matapos yung 1,000 pieces na itlog. Yung dami yun, mga bro. First experience yan nung naging nasa hotel pa ako. Pero okay na talaga, ganun talaga pag ang trabaho. Gawin mo talaga yung mga yung dapat yung gawin bilang isang tagaluto doon sa establishment na yun. Yun, grabe ka mo. Ay, ang dami namin niluto. Kumbaga, wala ano. Yung katawan namin, yung katawan ko noon, grabe, pagod na pagod. Pero okay, kasi ganun talaga experience yan. Yung tinatapos ko lang ang aking coffee, tapos maliligo na ako. Yan, 7:30 na. Siguro, sa service ako ng second service, mag-overship ako ng second service. Kasi sa amin, may mga, yung mga kaburan natin doon ng mga SOS, ganyan. Ano yan, bawat, ano, may ibig sabihin doon? May kanya-kanyang duty kami. Halimbawa, ang isang kabuo namin ay duty ng first service sa labas. Yan, ano lang yung duty na ano lang yan para i-accommodate lang yung mga tao na darating na sila. Hindi pa talagang magandang ating panahon, kaya kailangan lang talagang may mga mag-guide yung mga darating na magsisaris. Pero hindi pa ng full operation sa church namin. Ano lang yun? Siguro mga 30% pa lang yung mga nagsisimba. Pero hindi lahat-lahat. Kaya yung mga uupuan namin, malalayo ng agwa. Hindi tulad nun na magkakalapit-lapit lang, magkakadigitin mga siko noong wala pang pandemic. Yung ganun yung set, yung mga setup na ang upuan namin yan. Pero ngayon, nalalayo. Siguro yung pag-iunat mo yung isang kamay mo, hindi mo pakaabot yung katabi mo. Malayo talaga, malayo. Kaya safe din talaga. Saka ano, bawal yung mag-charge ka na walang face mask, walang face shield. Kailangan kompleto ka. Pag wala, hindi ka kompleto. Sorry talaga. Hindi ka makaka-attend, bro. Kaya, yun. Sa mga buro na walang mga face shield, face mask, face shield, na gusto mag-charge na sa amin, kailangan po natin ng kompleto. Face mask, face shield, at kung sa kong mas maganda, may dala kayong mga ng alcohol, the best. Kasi yun po ang anong protocol. So yun, tinatapos ko na ang coffee, tapos maliligo na.
Shout out pala yung aking Mrs. Barin. Sana makahanap siya ng trabaho. Pag-pray yung mga bro na makahanap muli ng trabaho niya kasi ngayon wala siyang work. Medyo alala na rin ako sa kanya kung ano na yung nangyayari sa buhay ngayon doon kasi hindi sa gano'n pa nag-message ko yan. Pero nung isang araw na message naman siya nangamusta. Pero mas maganda kasi pag yung mayroong everyday na mayroong ako, mayroong kayong kontako kahit kamusta mo lang message ko na. Kaya yun, sana makahanap pa siya ng trabaho. Isama niyo naman bulo sa mga sa prayer niyo na makahanap na ulit ng trabaho at ng asawa. May ano na siya, may work noon kaso nung napasokan niya nung August kasi ano yung nag-stop operation ulit yung pasokan niya ng August. Ay sabi ng boss niya na lilipat daw sila ng lugar kasi yung kanilang office ang sabi ng Mrs. Y nasa tabi, nasa area sila ng dagat, malapit sa dagat. Pero malalaking building doon. Yun, sabi niya. Siguro sabi niya sa naikwento niya sa akin ni Bay of the June daw yata ulit sila mag-open. Doon naghahanap pa siguro ng lugar kung saan sila mag-pupesto sa madaming tao. Gusto nga nung pwesto niya sa madaming tao kasi yung kwento ng Mrs. ko ay naswerte na daw sa isang buwan na may customer sila ng tatlo o kaya dalawa yun. Hirap. Kaya ngayon wala pa siyang mag-work ngayon. Sana yung makahanap din siya. So pag-isama na ba sa prayer niyo na makakuha na siya ng work umuli. Kasi wala talaga siyang work ngayon. Lalo ako din. Nakonggol lang. Yung mahirap. Kasi gusto ko sana mayroon din akong permanenteng ulit ng trabaho. At sana matawagan ako yung in-applyan ko natin sa may haba hotel. Bili ko sa ugat. Pag-isama yung aling sa prayer niyo, mga yung aking in-applyan na work. Okay naman yung nagbigay ko ng resume doon sa yung si Gord nila. Okay naman ito. Nag-thumbs up naman yung card. Pero sana, mas okay, mas maganda, makapasok tayo. Yun ang the best. Gift. Yun ang gift ng Diyos sa akin na maka-work na muli ng permanent. Sa tulong ng Diyos. At sa inyong mga panalangin ko, kasi kung hindi niyo isama sa akin panalangin, kung hindi niyo isama niyo sa prayer niyo, mas the best talaga, mas okay talaga kasi pag may prayer ng bawat kapatiran ng mga kasama sa church, maganda. Sa ulit, kumbaga smooth. Yun. yes, sa iyo, mga bro, ganito lang aking, hindi pala, sorry. Maliligo na ako tapos siguro ituloy na lang ating video kung pwede tayo mag-video doon. Siguro kung hindi naman, dito ulit sa bahay. Okay? Yan. May mga message ng mga kapulo natin tinatanawa ng kulay. Ako rin, hindi ko alam eh. Pero may nagbanggit yata kanina doon na kulay dilaw yata kami lang. Kulay yellow. Kasi may ikod ng bawat Sunday. Mayroon kami mga kulay-kulay-kulay yung mga kulay. Yun. Kaya kung may dilaw kayo, mag-dilaw na lang kayo. Ako wala akong dilaw. Depende kung ano may shoot ko. Meron akong dilaw doon kaso nagdumadagal. Ang tagal na, hindi ba tayo nakabili ng bago? Eh, wala yung work. So yun. Muli, mamaya natin tuloy ating video. Maliligo na ako tapos. Sunday is church day, ika nga. So yun, mga bro, nakabisa na tayo ngayon. Ayan, ito nakatera na ako. Ayan. Yun.
Blaga. So yun, magpunta tayo sa church ngayon. Nag-church tayo. Ngayon na, nakabis na ko. Ito yung aking facial. At siyempre, nakabis na aking face mask. So nag-mumuto tayo, naka-face mask tayo. So, ano po yung ating atayin? Ayan. Yan so. Lapit tayo lahat. So let's go mga bro. Sunday is church day. So God bless you more. Mamaya kung makapag-video tayo ngayon doon, mas better. Pero kung hindi naman, siguro pagdating ko ng bahay, siguro yun ang ating ending ng ating video. Okay, God bless you. So yun mga bro, dito ako sa church ngayon. Ngayon, sa labas ka na yun. Sino? Si Mario. Si Mario. Atin ka na bro. Atin na ako. Oo, sige. Oo. Ano yung si brother na store? Muwi na. Ang aga? May lagad sila. May lagad? Ah, mga kamali. So yun bro, mga kasama ko, mga SOSU yan, mga yan. Ah, kailangan pa dyan bro mag-ano. So yun mga bro, nandito naman sa bahay ngayon, mulit. Karating ko lang galing church. So kanina may video na nakapag-video ako konti-konti doon, pero doon sa labas lang. Yun. Yun so, dito naman sa bahay karating ko lang. Medyo gutom tayo kaya bumili tayo ng turon. Dimikit na. Yun. So yung mga bro kain tayo. Hindi matay ako sa bahay, mga 12:50. So, andito na ngayon. Sa iyo mga bro, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like and share and subscribe din. Salamat at mag-ingat po tayo lagi. Keep safe always and thank you very much. God bless you more. Bye-bye.